guys, yung nadaanan ko kanina, galit na galit yung taxi driver kasi nga nasagi raw siya ni Kuya. Tinatanggi naman ni Kuya na nabangga niya sa likod si taxi driver, kaya galit na galit si taxi driver. Sa mga gantong sitwasyon guys, kapag walang umaamin ng kanyang pagkakamali, talagang magagalaitit, mag-iinit lang ng mag-iinit ang ulo ninyong dalawa. Kaya dapat sa mga gantong sitwasyon guys, kapag mainit yung isa, dapat malamig ka. Kuya, yung ganun yung dispensya, pasensya ka na, ganito, ganun. Huwag natin daanin sa init ng ulo. Bagay, kung wala ako sa sitwasyon, kaya hindi ko alam yung feelings ng bawat isa. Kaya mahirap din humusga, siguro. Pero sa tingin ko, mukhang malamig naman yung ulo nung ano eh, nung joyrider, kasi hindi niya pinapatulan si Kuya. Kaya lang si taxi driver talaga, mainit talaga ang ulo. Kasi nga, ginigate ni taxi driver na nabangga talaga siya ni, ano, ni joyride. Siyempre, pag four wheels kasi hawak mo, parang katawan mo na yan eh. Kapag may kumalabit na siya, may sumagi dyan, ramdam mo kasi hawak mo yung manubela. Makakapag-drive din kasi tayo ng four wheels. Sumagi lang dyan, mararamdaman mo. Kaya siguro napahinto rin siya. Ano? Kaya lang, siguro maliit na, sagi lang siguro, na ano lang. Basta, ito yung lagi nating tatandaan. Lagi tayong kalmado. Laging humingi ng dispensa dun sa ating mga nagawa ng kasalanan. Tsaka kalmahin natin. Tsaka ito yung isipin natin, na lahat tayo mayroong uuwi ang pamilya. Kaya dapat lagi tayong mag-iingat saan man tayo magpunta. Number one, huwag natin kakalimutan. Bago umalis, magdasal tayo. Magpray tayo na ingatan tayo sa ating bayo. Yun lang at maraming salamat.